ibang mga department heads, ang mga program coordinators, maging ang kanilang mga division chiefs upang pag-usapan ang iba't ibang programa, proyekto ng pamahalang panlalawigan ng Cagayan na nakatuon po sa Cagayan Development Agenda ni Governor Manuel N. Mamba. At ngayon, mapalad po tayo dahil isa po sa pinaka-aktibong department heads ang ating pong mga kasama ngayong araw nito sa pagtatanghal po ng ating programang Pagdidinamagan, Kapehan sa Kapitolyo at makakasama din po natin, of course, ang ating mga kapatid sa media, sa print, broadcast, and the TV ngayong araw na ito. Una sa lahat, ako po ang inyong mga kasama ay David Kabawatan at pabatiin po natin si Dr. Carlos D. Cortina III, ang ating pong OIC Provincial Health Officer. Yes, Doc, maganda umaga. Magandang umaga kasama ngayon at sa mga partners natin sa broadcast, media, print, and TV. At lalong-lalo na sa ating mga taga-panood at taga-pakinig sa ating bagong programa na Pagdidinamagan. Okay, good morning po sa ating lahat. Yan po mga kaibigan, and ngayong araw na ito, gaya nga ng nabanggit ng ating gobernador, sa atin pong flag raising, no? Ganito, ito din po yung launching ng Biggest Loser Cagayan 2017 Capital Edition, mga kaibigan. At ito nga po ay mismong naglabas po ng kautusan ng ating Chief of Staff para po sa lahat ng mga empleyado po ng Kapitolyo. At ngayong araw, kaninang-kanina po ay nagkaroon po ng weigh-in ang iba't ibang mga empleyado ng Kapitolyo. Yes, Doc, bigyan mo po kami ng ideya about po dito sa programang ito na kayo po ang pinaka-host po sa paglulunsad ng programang ito, Doc. Well, idea po ito ng gobernador at ni-start dahil sa pagtinitignan natin yung batang maliit na medyo malusog, cute. Pero pag tayo na medyo may edad, lalo na ngayon, yung sabi sa flag raising kanina na malapit ng mag-double citizenship, hindi lang yung itsura kasi ito eh. Pag mataba ang isang tao, taba as in taba na makikita natin, then isa na tinitignan natin is waistline. May mga waistline yan. Pag ikaw ay over sa waistline or over sa timbang, these are risk factor for non-communicable diseases, which includes cancer, mga diabetes, and even yung number one killer natin na heart attack. So, kaya maganda yung plano ng ating butihing gobernador na gawin na natin ito. So, timbang lang ang napag-usapan. So, parang limang empleyado sa isang grupo. Sa isang grupo yon. Then, kung sa opisina is, let's say, may mga 15 na medyo sumobra yung timbang, three groups na yon or three teams yon. Pero ang ginawa ko earlier, kinuha ko yung BMI, yung body mass index, para makita natin talaga kung may problema sa timbang. Kagaya ko, pag tignan ninyo, ang tingin ninyo sa akin is normal. In fact, overweight ako. Tingnan mo, di hindi ka maniwala because of the BMI. Kasi kanina, may mga nakikita kami na parang payat, parang mataba, pero pag tingin namin sa BMI, normal. Normal. So ako naman, kabaligtaran, pag tingnan mo ako, kasi ang normal sana is 18 to 25, 26 ako eh. So overweight ako, hanggang 29 ang overweight eh. 26 to 29 overweight. Pag 30 and above, obese. May obese 1 and 2 pa yan. Beyond 40 yung isa. So these are risk factors. That's the very reason why napakaganda itong programang ito. Isa po bang rason, Doc, yung nakikita po nating marami pong, sa tingin lang, physical na appearance, Doc, marami po tayong sabi nating healthy dito sa Kapitolyo. Yun po ba yung isang rason kung bakit inilunsad din po natin itong programang to? Yes, at saka siyempre naririnig natin pag may namatay, atake, stroke, pagkatapos cancer. Sabi ko earlier, risk factor ang obesity, ang overweight sa mga sakit na ito. In fact, tayo lahat dito ngayon, I think, sa tingin, walang exemption dito, overweight tayo lahat. But we have to prove. Kasi hindi lang sa tingin ito, meron tayong scientific way of getting it. Yes. So, yung sinasabi ko nga na BMI, so body mass index, yun yung pinaka-accurate na malalaman natin kung overweight tayo, hindi.
At ito nga din, Doc, no, may kaugnayan din sa activity ito is nauna na pong nag-launch din po ang Pamalang Panlalawigan ng Cagayan through your office ng isang programa po para sa mga hypertensive, yung mga diabetic na mga empleyado ng Kapitolyo. Yes, oo. Kwan yan, yung mga maasukal ang dugo, mataba ang dugo, yung hypercholesterolemia, yung diabetes, at saka yung hypertensive nga. Kasi pag hypertensive ka, nag-uumpisa ng hypertension, pero later on, yun na nagkokos ng ischemic heart disease, yung stroke nga, at saka yung CVA, yung cerebrovascular accident, yung stroke na tinatawag natin, and kidney failure in the future. So, kaya binabantayan natin talaga ito. Kaya kahit itong programa is para sa mga overweight lang, ikakabit ko dito lahat yon. Yes. Yung mga may listahan tayo ng diabetic, siyempre, may listahan tayo ng hypertensive. So, pag nireview namin yan ngayon, yung timbang ngayon, yung may mga timbang, then tignan namin yung comorbidities. Para, since healthy lifestyle diseases ito, napakasimple ang solusyon. Healthy lifestyle. Ganun lang. And what is healthy lifestyle in the first place? Ang basic dito is yung mga do's muna, yung dapat gawin. 6 to 8 hours of sleep per night. An exercise of 30 minutes, moderate, per 4 weeks, 4 times a week ako sana. So, four times a week is enough. Then, yung food that is not laden by red meat, dapat white meat lang tayo. Dahil kung tutuusin mo, historically, yung ipin natin is designed not for meat talaga. You have to cook. What is the softest meat? Doon sa fish. Mahirap nga, di ba? Kaya kinikilaw nga natin niya. Ikilawin mo yung kwan, yung pork or yung beef. Ang hirap nguyain yan. Definitely, pag yung ginanon mo, then unlike yung fish, masarap yun. Sushi, sashimi. Okay, so masarap. So, yun ang kwan ng ipin natin. Eh. Now, and plenty of water, at least 2 liters. 2 liters per day. Now, may mga don'ts tayo. Ano ba yung don'ts natin? Cigarette smoking at saka drinking. Yung sobrang panginginom. Then, siyempre yung salty food at saka yung fatty food. So, pag sinunod mo yan, so, yun ang tinatawag na healthy lifestyle. Pag hindi mo ginawa yan, unhealthy, that will bring you to healthy lifestyle disorders, which includes cancer, COPD, diabetes, heart attack, and CVA. So, simple lang siya, kaya napakaganda nitong programang ito. Doc, yung overall mechanics po siguro bago ko ipass sa ating mga kapatid sa media para sa ganun ay malaman din po ng ating mga taga-subaybay and even sa mga empleyado po ng Kapitolyo. Well, simple lang siya originally. Basta lima sa isang team. Mm-mm. Then we will do a initial weighing. Then weekly yan until January 6, yung nasabi kanina. But we could make it earlier in time with our Christmas celebration. Mm-mm. Para may initial na tayo na awarding sa mga biggest losers. So, pwede nating gawin dalawa ito yung biggest losers. In terms of the actual weight na na-loss natin, that is, yun yung nasa mechanics natin, pero I would like also na mag-suggest kay Governor later on ng special award doon sa percentage loss. Okay. Iba yung percentage loss at saka yung total loss lang . Mm-mm. Magkaiba yon. Kasi enough na kasi na pag nag-loss ka, happy ka na doon . Pero pag yung percentage, happier ka kung o baka lonelier ka. If ever man. Kasi kagaya ko, I am 76 kilos right now. Ang ideal ko is around 59 to 65, yun ang range. So, 59. No? So, kung naka 65 ako, masaya na ako. Pero for how long, how much along the way, mas maganda yung track mo yan para at least mas maganda. So, yun lang yung napakasimpleng mechanics. Yung basta i-weigh, then yung pagbawas, cumulative yun ha, at saka individual. Mm-hmm. So, yung lima, let's say, nag-accumulate sila ng 400 kilos. Mm-hmm. Then, at the end of the event, naging 200 kilos sila. Agad na nun. Pero individually, titignan natin saka yung by percentage. So, in fact, yung BMI, sinali ko lang yan dahil pag nagtimbang ka lang na mag-lose ka, yun pala, nasa normal ka na. Eh di ba, giging underweight ka naman. So, kailangan tignan mo yung BMI para malaman mo yung normal na 18 to 25. Pag nandun ka na, pag nasa 18, huwag ka na sumali. Mm-hmm.
hanggang siguro ipapasali ko ang hanggang 23. Pwede okay. pa yon. Kung gusto mo, if you feel na. Kasi maramdaman mo eh, try. Pag yung medyo mabigat ka, yung mga nakikinig na may low back pain, subukan mong mag-napsack ng 10 to 15 kilos or even 5 to 15 kilos. Or magbuhat ka ng bata, tignan mo sasakit ka agad yung low back pain mo, mas lalong sasakit. So, ibig sabihin, pag nag-reduce ka ng weight mo, mawawala yung low back pain na yan. Kahit kabataan ngayon, baka itong tayo dito ngayon na ani, may meron naglo-low back pain sa atin. Ako, definitely, kasi may slip disc ako na 4 levels. Pero, na-maintain ko through exercise ng abdominal and back muscle strengthening, plus yung reduction of weight. Kaya pag tumataas yung weight ko, alam ko na yan na tumataas dahil sumasakit ang likod ko. Pag nagre-reduce ako, nawawala. Mm-hmm. So, ang daming advantages ng really losing weight. Yung intervention ng PH, Doc? If you need a... bali ganito yan eh. May kanya-kanyang coach yan. Pwede kayong kumuha ng coach. You can coach among yourselves. Pero sa amin kasi, I have 6 nutritionists. So, yung diet, kung gusto ninyong magtanong sa nutritionist, pwede kayong bigyan ng diet doon na pwede nyong i-take. Kasi hindi pwede dito yung pana, hindi pwede dito yung kanya-kanyang diet. Kasi dito, hindi, siyempre, di ko naman mabantayan, pero huwag na huwag mag-take ng mga diet surgical pills. No, don't do that. Surgical liposuction, yun pala, mabuti na alala ko, titignan ko merong, merong scar for the liposuction. Hindi rin pwede yun. Dinadaya mo yung sarili mo pag ganun eh. Huwag natin dayain. So, we will track everything properly para, kasi ang intention dito is, it's not the aesthetic eh, na value. It's the health issue dito na number one killer itong mga healthy lifestyle disorders. Number one killer yan. 1, 3, 4 yan. Pneumonia kasi number 2 sa number 1 ang heart attack, number 3 ang cancer, number 4 ang hypertension, and some of number 8 naman ang diabetes and kidney diseases, hanggang 10 na yan. So, these are really healthy lifestyle disorders. Okay, Doc, merong katanungan dito mula kay kasamang Dina. Yes, kasamang Dina. Yes, good morning, Doc. With regards dun sa Biggest Loser, typical kasi na pag sinabing Biggest Loser, yung sinasabi na may extreme workout, tapos yung kumbaga tinitimbang yung mga kinakain o per guhit lang. Ganun po ba yung makikita natin o gagawin po na ng itong team na ito na sinasabi po natin? Bali, yan ang kanya-kanyang strategy na yan. Pero kagaya ng sinasabi ko, word of caution, kasi if you remember yung sabi ko of the three main components, yung moderate exercise, hindi ko sinabing is light, hindi ko sinabing heavy. It's moderate. Kasi pang is light, sometimes it doesn't work. Ang moderate is the best, pero pag sinabing heavy, ang problema mo pa nag-heavy exercise ka. Because what really happens, if we will go to the pathophysiology of becoming overweight or fat deposition, yung caloric intake, yung kinain mo sa isang araw, dapat binaburn mo. That's why nakikita nyo, dapat ang kumain ka ng heavy ng breakfast, pagkatapos lighter na ng lunch, then wala na sa gabi. Kasi sa gabi, matutulog ka lang, mahika ka, tulog ka na. So you are not burning anything. Unlike ng umaga, kaya dapat sa morning. Now, that is very typical. I can explain that with myself. Kasi hirap akong mag-agahan. Ang main dish ko is gabi. Kaya tignan mo yung pagtaas ko sa 1 kilo to 3 kilos in 1 week time. Pero pag baligtarin mo talaga, talagang magre-reduce naman ng 1 to 3 kilos. So, going back doon sa moderate exercise, if you do strenuous exercise, pag naubos na yung caloric intake mo, kasi yung caloric intake na hindi na burn, yun ang nag-deposit as fat, yun ang nag-overweight ka. So you have to burn. Pag binurn mo na yon at you go beyond the burning of the caloric intake, ang mababurn na yung deposited fat. Yun ang very dangerous because pag binurn mo yung deposited na fat, magproproduce ka ng the worst free radical on earth. We call it T-bars, thiobarbituric acid reactive substance.
yun yung nagpapatigas ng blood vessel, atherosclerosis, that is one. Yun yung nagkokos ng cancer, yung free radical na yun. So don't ever go beyond burning your caloric intake without an antioxidant. So ano ba mga antioxidants that is available? So while iniinom naman natin yan araw-araw, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, and selenium. So antioxidants yan ng multivitamins and minerals. And all the food supplements that you are listening to or hearing every day, eh, pwede rin yun na mag-neutralize ng free radical. So, fruits and vegetables are sources of may mga phytokinons, phytokinins, kung ano-anong mga kwan yan. These are all antioxidants. So, pag nag-strenuous exercise ka, see to it that you are taking antioxidants. So, kaya, para naman sa mga lahat nung mag-jojoin dito, always go to my office para I could advise. I could tell para kwan lang. Ito yung normal na gagawin lang natin. Now, if you go extra effort really to, kasi ang isipin natin dito is death. Yan ang isipin mo. Because people are dying 25 years old, 20 to 30 from cancer and heart attack. Remember that. People are dying from those ages. Kaya nga, yung flag raising natin kanina, paano ka pa maging senior citizen kung namatay ka ng 20 to 30 years? Wala, hindi mo na mararating yun. So, ito, simple lang ito. It's just weight reduction. Pero along the way, yung coaching ko na as a general, plus yung mga nutritionist natin will help a lot in this. In reducing morbidities, sickness and mortalities, yung namamatay sa mga top 10 leading causes na healthy lifestyle disorders. So, nabanggit ko kanina, at least one team per department. Pero nabanggit ko na kung marami po sila, so pwedeng 3 teams. So, ilan kaya ang expected? Including hospitals po ba ito, Doc? At dito muna sa Capitol ito, pero pwede namin isabay ito. Madali lang naman yan eh. Isang text lang sa chief of hospital yan, they could do the same. And yun nga lang, ang problema ng, ang advantage ng Tiga Hospital, exercise. Except yung mga ancillary, nakaupo lang doon, nasisilip-silip, or pa x-ray. Pero nurses dito, guard, talaga exercise, nandun na. Ang problema naman, yung 6 to 8 hour sleep doon sa naka-duty. Yan magiging problema ng hospital kasi ang tulog sa umaga definitely is different from tulog sa gabi. Kaya nga may jet lag. Makita nyo yung effect ng jet lag. It destroys, di ba, your rhythm. So, kawawa yung mga tiga-hospital natin, in fact, dito. So, anyway, they can join. And we will do that for our hospital operations also. So, bali, yun nga, limited sa one team yan. Pero, along the way, talagang gagawin natin lahat yan. Gagawin natin lahat kasi ang intention natin is yung reduction nga ng morbidity and mortality. So why spare the others kung kailangan para sa atin lahat ito? Kaya nga, sinuggest ko rin yung BMI, baka magkamali nga tayo, magre-reduce ka na isang normal ng tao, e baka ginawa mo underweight. Yes. Masamang din na? Okay. Yes. Si kasamang Gerard. Sige po. Yeah. Bali, Doc, ano po yung iba pang mga kumbaga motivation sa inyo or yung kumbaga payoff nila after nung gagawin nilang kumbaga weight loss or after undergoing this very rigorous and challenging process po? At the end po, ano po yung mga ipukuha niyo? In fact, sigurado na ni ating butihing gobernador yan. Sigurado may incentive yan. But the best incentive, yung sinasabi ko nga, is our health itself. Siguradong malaki yung chances mong maging senior citizen. Malaki yung chances mo na hindi ako matatakot sa stroke, sa heart attack, sa cancer. Yun ang the best. At saka yung aesthetic value. Siyempre, baka dati, tinitignan kang ganyan pag dumadaan ka. Ngayon, hindi ka natitignan kasi okay ka na. Yes. Additional lang siguro, Doc, dun sa pinag-usapan natin una. Kasi marami yung ating mga kaubayan na tulad na babanggit nyo kanina, paano kaya yung gagawin para kahit paano ano yung kanilang pwedeng kainin kapag gabi. Kasi sabi nyo kanina, hindi maiwasan, marami yung mga mas mabigat yung kinakain nila kaysa dun sa
tanghali. Hindi rin makatulog po. Tama po. So, ganun ang tanong kasi palagay ko parehas kami. Ang hirap eh. Ito, alam niyo itong gagawin natin is kaakibat nito ang disiplina. Maniwala kayo sa akin. Disiplina ito. Mahirap ito. Pag gawin mo itong mag-isa. Kaya nga yung sinabi ni Gob na team. Kasi magkwentuhan kayo yan araw-araw. Magsabihan kayo. Ako nga sabi ko sa office eh. Dati, pag malapit ng alas 5, medyo naka-ready ka na. Ready ka na na uuwi. Ngayon siguro, baka mapupuno ang Kapitolyo ng mag-walking-walking muna dito ng 5 o'clock to 5.30. Baka ganyan mangyari because walking alone. Kasi alimbawa dito, pwede ko nang sabihin, pare-parehas lang naman tayo eh. May dalawang rotonda dyan sa tabi ng office ko at saka doon sa clinic. So mag-ikot ka doon, mag-ikot ka dito. At yun muna, first week. Second week, doon ka na, sa harapan. Ikot ng malaki. Then pag medyo okay na, isama mo na yung akyat dyan sa taas. Yung mga open buildings na pwede kang umakyat na kahit wala nang tao, nakasarado na lahat, pwede mong ikutan na at akyatin mo na para medyo mas yung effort mo mas kahit 30 minutes din lang. Kaso may paakyat na, may pababa, ganon. So I think on the exercise side yan. Pero yung tanong ni Bombo Ed, ako, ang ginagawa ko ngayon is fruits and vegetable. yun yung tanungin natin yung mga nutritionist natin, mas alam nila yan. Because this is a caution, always when you eat, you have the go, grow, and glow. Hindi maganda yung ginagawa natin na wala kang carbohydrate. Hindi maganda yung ginagawa natin na wala kang protein. Unless yung protein and carbohydrate mo are all fruits, vegetable, and root crops. Kasi the best na carbohydrate source are root crops, in fact. It's not the rice, except if it is brown rice or colored rice. Other than that, root crops ang pinakamaganda. Then meat source, it's the beans. It's the peanut, the munggo, mga ganyan. Then fruits and vegetable. So, siguro, ginagawa ko, gawin mo Bombo Ed yun. Parehas pala tayo talaga, mahirap yan. Baka magising ka sa ating gabi, magnago. Mandaya ka. Yes. Okay, last sa akin. Since ito po ay parang some sort of competition, ano po ang maiuwi ng biggest loser? Kagaya na nasabi ko kanina, secret muna yan. Pero ang siguradong maiuwi in relation to the flag raising, ulitin ko, pwede kang, sure kang maging senior citizen. Second na sigurado dyan is, you are out of the healthy lifestyle diseases. Heart attack, stroke, cancer, off ka na doon. Pero meron yan, sigurado yan. Kaya anong sinabing January 6 kanina, baka yun yung medyo early year na kwan na incentive kaagad. Pero siyempre sa December mas masarap magbigay ng incentive in relation to the Christmas party. Pwede yan. Pero kaya nag January 6 din yan kasi di ba meron tayong yung prevention of injuries during holiday season. Lalo na ang January 1, mga paputok na yan, iwas paputok injury. In the same manner, palagi rin natin sinasabi eh, yung pagkain ninyo during the season. Eh, tama yata siya. Ako, gutom tayo. Eh, baka mamaya, yung weight mo ng before January 6, biglang tumaas ka after ng Christmas season. So, palagay ko, maganda yung tanong mo, Ma'am Barapan. Sa pagdating ng Christmas, lahat nung dati naming kwan, dating nakalatag dyan, ipamigay mo sa mga street children. Si kasamang Gerard from Northern. Doc, follow up lang po kanina doon sa pagda-diet, no? Effective po ba or mas healthy kung less rice yung kainin tapos more on doon sa food na lang pero maintaining pa rin yung go, grow, and glow natin po doon sa mga patay? Yes, in fact, meron tinatawag na pinggang Pinoy eh. In fact, 1/4 lang dapat yung carbohydrate mo eh. As man maganda, kung root crops na siya, makikita mo yung more doon is yung fruits and vegetable eh. Yung meat, ganun din, konti din yun.
So yun yung balanced diet talaga. So if you will go on balanced diet with the proper caloric intake, kasi meron ding caloric intake ang per person, at meron ding tinatawag kasi na metabolic rate. Kaya mga bata, tingnan mo ang bata. Why ang bata is very different from matanda? With reference dun sa tatlo. Okay. Tingnan mo kung kumain ang bata. Siyempre, healthy yung pinapakain natin. Araw na tayo doon. Tingnan mo ang exercise ng bata. Ayos, takbo. Ang metabolic rate natin, 20 calories per hour. Sila, 120. Kaya, ang pag-burn ng calorie nila is pabilis. And lastly, tingnan mo naman pag natulog yung bata tayo, pag natulog tayo, nakarinig ka lang na medyo malakas ng konti, gising ka na. Ang bata, kahit sampalin mo siguro yan, pag natulog niya, wala, hindi mo na magising. So makikita nyo ano, yung tatlong component ng healthy lifestyle, it's very evident sa bata. Sa mga maiba. Yes, Ama, maiba naman po tayo. Ay, Doc, maiba naman po tayo. Update naman po tayo sa sakit na dengue, saka sa rabies, saka sa leptospirosis. At saka, ano po yung ginagawa po ninyong, paano po yung ginagawa po ninyong preventive measure po? Unahin ko yung pinaka-less na problema ngayon. Kasi if you remember, ilang beses na ba tayong na-flood since January? Parang konti eh. Kaya pag tignan nyo, ang leptospirosis cases natin is halos wala na tayong marinig. Hindi tumaas yan. Now, let's go to the mas bigger ang problem natin, which is rabies. So, although ang maganda naman ngayon dito, starting June 19 when we started the Animal Bite Treatment Center sa Bangag, so we are now catering yung Gataran down to Santa Praxedes and Santa Ana. So, kaya dumadami ang animal bite cases natin. Pero we would differentiate. Yung animal bite case is not a disease yan. It's a bite of a dog. Compared kasi sa pagdengue mamaya, case, yung kaso, at saka may death. Dito sa rabies, may animal bite and death. Ganun yun. Meron tayo, pero for the past many years, nasa 1 to 3 lang yan. 1 to 3. So, konting effort pa siguro, especially on the IEC, and I would like to ask the support of the media na siguro a 1 minute to a 5 minute, anyway, we have time. Yes. Medyo mag-concentrate tayo ng konti dito para sa adlib ninyo is makakatulong ng malaki. And yung ituturo ko na style is very simple. You could internalize it immediately. Para may cut shot kaagad is ang aso or the animals as a whole, walang rabies. Ang meron lang rabies is yung kasalukuyang ulol. Di madamagbala. At pwede yan mahawak ng sakit na rabies pag kinagat siya ng rabid animal. That's why kaya natin pinapabakuna ang mga animals natin para hindi mahawa. Okay? Yun ang first premise. So, ang gusto kong tanggalin dito na isa is yung belief natin sa tandok or sandok. Kasi time immemorial, 50 years ago, yung isang magtatandok is baka wala pang namatay na tinandok niya. Or isa pa lang in 50 years. So, I will go back to my first statement. Kasi walang rabies yung kumagat doon sa tinatandok niya. Wala eh. Kaya may ginawa man ang tandok o wala, wala, walang mangyayari dyan. But the 93 deaths from 2003 up to the present in the province of Cagayan, lahat galing sa tandok. Bakit? Nataon na yung kumagat is rabid. Kaya namatay. So, kailangan ganun ang pagkaintindi nila. Then another thing is, pag kinagat ka ng rabid na animal, it will take 30 to 90 days before ka magkaroon ng symptom, and that is also very important to allay the fear of our patients. Kasi pag nakagat siya itong araw na ito, naramdaman na niya yung manhid, sakit ng ulo, takot na raw sa tubig, takot na sa hangin, may rabies na siya. Nakagat lang ngayon or kahapon. 30 days to 90 days ang incubation period na tinatawag. Yun incubation period. Pagkakagat mo hanggang may simptoma. Halimbawa, nakagat yung anak niya 2 weeks ago,
Doc, may rabies ang anak ko, bakit? Nilalagnat. Ang tanong ko is, yung anak ko ba na yan? Never na nilagnat mula pagkapanganak. Eh, monthly pa lang nilalagnat. Eh, nataon lang kinagat ng aso, may rabies na. Kasi yung paniniwala nga natin na may rabies ang aso, when in fact, wala. Ang may rabies lang, yung kasalukuyang ulol or yung nahawa. So we will make it clear para maintindihan ng constituents natin. Sa kayon, may incubation period na tinatawag. Basta gawin lang nila yung dapat gawin. Pagkakagat, hugas ka agad, water with soap. Bagit with soap? Kasi medyo oily yon para matanggal lahat yung laway. Kung meron mang nataon na rabid yung kumagat, nabawasan yung bilang ng virus. Second, pumunta sa animal bite center para mabakunahan. Then lastly, observe the dog. Huwag mong pulutanin. Kasi yung ginagawa, pinupulutan ko yung atay daw pang laban doon sa sakit na rabies. Observe, kasi pag buhay ang aso within 10 to 14 days, wala siyang rabies. Kahit hindi mo na ituloy yung pang-apat na bakuna, nakatatlong bakuna ka lang in preparation for the bite of a rabid dog. Para safe ka naman. Ganun yun. Doon sa kinakatay, ano, kasi siyempre, once na kunyari, aso mo yung ano, ang nakakagat at anak mo yung nakagat. Nisa kasi sa galit nung, nung parents, kinakatay at siyempre, pulutan, pagkain. Naluluto po ba yung virus at pwede mailipat dun sa kumain? Pwede ba yun, Doc? Ayaw ko sanang sagutin. Pero sagutin ko na rin. Ang nakakatakot sa kung nataon, yung sa'yo muna. Okay, namatay. Ikat mo yung ulo. Dalhin mo sa DA, Department of Agriculture. Hindi, para nga makita mo kung merong negri body para rabid ba o hindi. Pero pag aso mo, definitely hindi. Amutay mo itsura at agbala ang aso. No, agbala, madanagan ka. Ano ang agbala? Huwag kang, okay. Kung nataon na rabid yon, ang delikado dyan, yung nagkatay. Kasi pag nahawakan niya yung katay, yung laway, at may sugat siya, parang kinagat din siya. Yung kumain, pag diluto mo yan, kahit konting painit lang, patay ang rabies virus. Pero hindi ko sinasabi na pag meron ng rabid, lutuin nyo at kainin nyo. Hindi. Ganun yun. Yes. Doc, matanong ko din dun sa nababanggit po ninyo na deaths po natin. Ano po, nasa legal age po ba lahat? Yung mga, dun sa 2003 to present, yung deaths na nababanggit ninyo kanina? Yung 93 deaths? Human, no. So, nasa... Aling edad? Ay, edad. Usually, alam nyo, ang aso, parang tao rin yan. Pag malaki ka, eh hindi ka kakantiin. Karamihan dyan, mga bata. Kasi walang, ang aso, alam niya naman kung malaki ka, hindi yan naatake kasi alam niya mas malaki ka sa kanya. Pero pag bata, at ang tendency pa ng bata, tatakbo. Kaya parang ang dengue naman, ang kaibahan sa dengue mamaya is yung immune system kasi ng bata mas mababa, mas maliit pa compared sa atin na adult. So it's the size pagdating sa kagat ng aso. At ang bata, takbo ng takbo yan. At ang bata kasi ang nakakalat sa kalsada. Yung mga matatanda naman, ginagawa sa loob whatsoever, ano bang ginagawa nila, pero yung mga anak yun ang nakakalat. So doon naman sa kwan, so unless you have questions later on, sa dengue naman, medyo may problema tayo ngayon. Tumataas ang kaso natin, pati death natin. So, kaya paalala natin sa ating mga kababayan, yung preventive measures pa rin ang very important. Nag-umpisa ng medyo lumamig, kaya yung manggas dapat ng mga damit, pantalon, ganyan, para lesser yung pagkagatan ng lamok, yung paglinis sa ating kapaligiran, yung pagtumba-tumba ng mga kwan dyan, pwedeng lalagyan ng tubig. Kasi comparing last year, for example, kung nasa 400 or 500, nasa 700 na tayo ngayon eh. And ang deaths natin, wala last year. Then nasa 4 na tayo ngayon. So, ito kasi kahit early eh, na napunta. May napunta sa hospital earlier, umuwi, then pumunta sa hospital ulit. Meron naman yung dumiretso sa hospital. It's not one day. It's 3 days up na nag-stay sa hospital, then they died. So, ito yung dilema natin kung minsan sa mga sakit na ito na parang kahit nandyan na. So, the best talaga yung kahit simpleng lagnat, simpleng sakit ng ulo or sikmura or tiyan ng mga bata, kailangan itakbo na natin kaagad. Kaya in-improve natin ang
ang diagnostic natin dyan. Kasi alam nyo, ang viral infection, in general, pare-parehas. Mm-hmm. Pati yung rabies pinag-usapan natin, dengue, mga JE na medyo lumalabas din ngayon na balibalita, is pare-parehas yan. Influenza-like lahat. Parang trangkaso lahat. So ano ba ang trangkaso? Lagnat, sakit ng katawan, kasukasuan, it starts with there. Then, pag nag-progress na yung may difference na, yung may mga rashes na yan, or meron ng nagtatae, pasensya po sa mga nagmimerienda, at saka ibang manifestation. So, ganun yung, pero very similar, even rabies for that matter, ganun din, fever din, pero later on, may mga namamanhid na, sumasakit ng ulo, at takot na sa tubig at saka sa hangin. So, yun na lang nagdi-differentiate pag nandun na sa end stages. Yes, sir. Balikan ko lang sa Vietnam yung rabies. Ano? Kasi isa sa rason kung bakit nagpapatandok na lang ito, because of yung mahal sa bakuna. May libre po bang ibinibigay ang Animal Bite Center na ano, bakuna for human? Mula nang mag-usap sa governor sa atin dito sa opening natin sa Animal Bite Center sa Bangag. Libre lahat. Walang babayaran. Three lahat. Three. Oh, even four doses. Oh, kasama na yung even yung Eric. Eric, yung may mga passive na immunization binibigay tayo sa mga highly suspected na kwan, rabid yung kumagat or yung bite site is nasa head and neck. So, binibigyan natin. Libre lahat, practically. Anyway, meron naman tayong nakatrasfan tayo. Pag naubusan man yan, meron naman akong budget under my office. Then sinusuportahan tayo ng malaki ng DOH when it comes to vaccines. Kaya libre lahat ng ating constituents. Saka yung ginawa natin na naglagay nga sa Bangag, because if you will look at the expenses of people coming from Santa Ana and Santa Praxenes coming here, 200 ang pamasahe na. One way yun, ha? And you have to eat your breakfast and lunch along the way. Be it sa, or dito na sa Tugigaraw yon. Now, if you will look now at the picture of Bangag, mag-breakfast ka sa bahay mo, Santa Ana man or Santa Praxedes, have a 20-minute injection at Bangag, bumalik ka sa bahay mo for lunch, ang pamasahe mo 100. Napakalaking bagay yon. Laking bagay yon. At libre lahat. Yes, kinakatakutan po ng mga magulang ngayon, kagat din ng lamok, JAPE, Japanese bee encephalitis, may case na po ba tayo? May death na rin po ba tayo sa Cagayan? Suspect. Right now, wala pa akong natatanggap sa office ko na parang findings ng RITN. Unlike yung mga, di ba, mga misses, for example, kung meron tayong suspect, kung ito na nandungo, sinasabit natin sa PM, pag sa polio naman, in the school, you even go to Japan or Australia for that matter, para iban lang natin, elimination na tayo. Yung suspect natin sa kalayaan, accident in general, wala pang na-receive ang office ko regarding kung ano nga yun. Kasi pwede naman talaga meningitis lang yun. Because ang Japanese kaya encephalitis is the inflammation of the brain. So, parang rabies yan. Inflammation din yan ng brain tissue. So, bali, we are waiting if there is, sana hindi. Although, pag tignan mo, historical, yung possibility kasi may mga big 10 daw doon, according to investigation, meron namang pulex doon, meron lamok, may vector. So, there is a big possibility. Pero ito yung pwan I would just like to alay yan. Kasi sa totoo lang, sometimes, yung bang, ewan ko, like now, we are tackling this issue. We had more time talking about weight reduction kanina. Now, we have lesser time, I think, talking with this. Nababahala yung ating mga kababayan. When in fact, like here, hindi ko pa masagot na meron ba o hindi. Hindi ko masagot. Samantalang pagsabihin ko sa inyong namamatay ng cancer at saka high blood saka stroke is 3,000 ang namamatay. Parang wala lang. Pero yung iisa na namatay ng o tatlo sa dengue, for example, nagkakagulo na tayo. It brings a not so good picture. Mas baling pinag-usapan natin yun, yung biggest loser.
Pero wala si stroke, wala si heart attack, wala si cancer. So sometimes, it's the information we give eh. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, medyo, lalo na sa mga ad-libs natin, mas i-emphasize natin yung reaching na kwan. Sabagay, hindi ka makarits ng senior citizen pag na-dengue ka, na encephalitis ka na, ikaw yung biktima. Pero ko konti eh. We are talking here of less than 10. We are talking of thousands doon sa healthy lifestyle disorder deaths. So yun yung na mas madaling i-prevent. O, napag-usapan natin yung prevention. I-maintain mo yung blood pressure mo kung hypertensive ka na, yung sugar mo pag diabetic ka na, pero yung pagtulog, pagkain, pag-exercise, tubig, not smoking, not drinking, madaling gawin. Nasa iyo na lang yun. Compared doon sa may iwasan mo ba yung lamok? Eh, we will kill the environment na para wala na rin yung wala na rin yung lamok. So, mas madaling i-prevent yung mas maraming namamatay. Pero bakit? Mas marami pa rin namamatay. Because we are not doing it. Samantalang dyan sa dengue and everything, nakaready naman tayo dyan. We spray, we give bendet impregnated with insecticides. So, pero tingnan nyo, isa, dalawa, tatlo, it's in the sampung daliri lang natin yung namamatay niya. Mag-shift tayo? Okay. So, Doc, alam naman natin lahat na ang nabanggit nga rin ng ating gobernador kanina, yung hinggil sa mga paglinis sa bureaucracia and gusto ng ating gobernador na dun sa ating temang paparwente Cagayan. Kaya't yung issue nga po, no, hinggil nga po dun sa mga hindi pa naman po napapatunayan kasi mga erring na mga medical practitioners po natin. Kumusta po ito? Bigyan din muna natin yung tatlong programa na talagang pinupos ng ating buting gobernador. Mm-hmm. Number one is fight against drugs. Yes. Second is fight against corruption. And lastly is the fight against terrorism, but dito sa atin is insurgency. Punta tayo doon sa tanong mo na sa corruption kasi yan eh. Corruption issue, pero I'm not telling na kagaya na nasabi mo, it's a reported case of upcasing. Yes. Kagaya na nasabi ng ating butihing gobernador, upcasing. Ibig sabihin, like for example, bronchitis, acute bronchitis, na pwedeng one day na sakit lang yon, then biglang gawin mong pneumonia na higher. Ang case rate siguro ng isa, let's say, mga 8,000, dahil hindi ko kabisado yung mga case rates, then baka 10 to 16,000 yung pneumonia. Yun ang ibig sabihin ng upcasing. So, ang nangyari dito is like, parang gagaya na nasabi ng ating puting gobernador kanina, they tampered the result of the laboratory examination. Like for example, UTI, ginawang mas maraming white blood cell or leukocyte doon sa particular examination nila. Tinaas nila most probably yung mga result. So, yun yung undergoing investigation ngayon. Parallel investigation both from PhilHealth at saka yung legal office natin. The governor created a team to specifically investigate on this matter. And last week, our legal team has started the investigation. And ang PhilHealth naman, continuous yan eh. Sa monitoring nila, talagang nagpipick out sila ng mga charts, doon nila nakita yan eh. So continuous din lang pan ngayon, minomonitor including their investigation. So parallel tong investigation nangyari. Yung monitoring, regular monitoring of the PhilHealth. Kasi nung araw, ang charts ng mga pasyente natin, dinadala lahat sa kwan, sa PhilHealth, sinasubmit. So ngayon, hindi na. Parang one paper na lang, diagnosis, so ganon. But, they do a regional monitoring, they sample charts. And from their sampling, titignan nila diagnosis, and titignan nila lahat yung mga supporting documents. And that's where they found out something. Nung nabasa ko yung resulta ng finding nila, so they let the hospital justify kung bakit naging ganon. So, of course, the hospital justified. Then after their justification, parang PhilHealth did not find it meritorious yung kanila justification. So that's why they continued monitoring.
So until hindi lang nasabi ng ating butihing gobernador earlier, until in the organization parang may ewan ko kung text message parang ganoon na lumabas or ano bang tawag mo doon sa hindi naman Facebook Messenger ba yun, messenger. Basta may close. Oo, close messenger. Yun. So parang ganoon. So when I sent one, I sent my assistant Dr. Alonso sa PhilHealth to ask about yung mag-change natin from point of care to point of service. May nakapagbulong sa kanya regarding yung issue. So we immediately investigated. I myself investigated. At yun nga yung findings ko, kagaya na nasabi ni Kwan, ni Governor, may Kwan, merong changes doon sa laboratory result. The doctor ordered the change the MedTech did. Pero in my investigation, I have to consider two things doon. Kaya nga nasabi ni Sir kanina, we pray hard na sana naman hindi totoo. We are really looking at, we are really improving the organization. Sana it's not a parang corruption yung nangyari. Kasi in my investigation, they completed the chart. They completed the diagnosis. May lacking document, so they completed. Yun yung pan sa akin. Kaya yun din yung binigay ko doon sa memo ko. May memo kami lahat coming from the office of the governor. So, yun yung investigation ko. Yun yung sinabi ko na according to the doctor, according to the medtech, they just completed the chart. So, it's the parallel investigation now, which we'll see kung ano talaga, baka kasi iba yung completion at saka iba yung upcasing eh. Ang upcasing is kulang ba yung document, may laboratory ba? Ay wala, binigyan ng laboratory to complete. Iba yun kung you change intentionally. So madali naman tingnan niya na may record ka ng laboratory. Then ito yung record na naka-attach. Eh kung yung doon sa record is iba ito, there is something wrong. Ilang case po yung nakita ng PhilHealth? Lima yung nakita nila na parang hindi tugma yung diagnosis at saka yung mga supporting documents. For the year of May? Ito lang. Itong year na ito. Pero I'm not sure akong kwan kung yung record na yun is what month. Kasi ang sometimes monitoring, you could use even 2015, 2016 na records if you want eh. Pwede mong kunin yun. Ay, ngayon is kwan, because of that problem, all charts of Matilde is now submitted to PhilHealth. All, starting September 1. So lahat ng mga charts yan, dinadala lahat sa kwan, sa PhilHealth. Yes. Sir, ano pa yung mga possible repercussions dito sa mga involved at doon sa mga hospitals din po, sir? At ano po yung gravity nito in terms of yung kumbaga PhilHealth accreditation po ng mga hospitals po natin? Kasi katulad din po dito sa Mindanao, from a PhilHealth irregularity, natanggal din po. So, paano po yung kumbaga precarious position po ba ito dito sa mga hospitals? Yun ang kwan. For the institution and for our staff. For the institution first, kagaya na nasabi nyo earlier, yung removal ng accreditation is napakabigat noon. Because narinig nyo naman sinabi ng ating butihing gobernador earlier, yan ang institution natin dito sa provincial government na nag-earn. At least halos aabot kami ng 200 million yan every year. Although ngayon medyo bumaba dahil during those times na nag 200 million tayo, mas marami pa tayong hospital, mas maliit kasi yung licensing requirement during those times. Kaya we were able to maintain more than 300 bed capacity. Ngayon is we are less than 300 bed capacity. Kaya bumaba ng konti pero malaki pa rin. It's on or about 100 million pa rin yan ang income natin annually. So yun ang magiging repercussion yan. Matilde is, if I'm not mistaken, if I my memory doesn't fail me, baka nag-earn yan ng between 8 to 10 million yan siguro annually.
Kailan yan? 8 to 10 million. Yun yung kwan lang ha. Yan yung income that goes to the provincial government. Iba pa yung PF yan. Kasi ang PF natin sa mga hospitals natin can reach up to 50 million. Mm-hmm. Yung pumupunta sa ating mga staff sa hospital. Of our 12 hospitals right now, last year, kung hindi ako magkakamali, mga 50 million ang pumunta sa PF. So, yun ang sinasabi ni Sir na kwan eh. Nandyan na yung incentive eh. So, wag nang kwan, wag nang haluan ng yung pinakaayaw niya, yung nagberto na nasabi ko. This is corruption. So, kaya na nasabi ni Sir earlier, we hope na yung nakita ko yun lang. It's just completing things and not upcasing because these are two different things. So anyway, we have both a parallel investigation. Ang team ng PhilHealth is both, they have lawyers and doctors there. Yes. We have the same in the province. So mga lawyers din natin dito at sa mga staff natin. So pagdating naman sa staff natin, kagaya na nasabi very clear yung sinabi ni Governor kanina, narinig natin lahat. Naka-preventive suspension ngayon, lalo na at kwan kasi yung chief natin para there's no whitewash. Yan talagang walang authority or power yung mga na-involve para especially yung kwan na yung dalawa na medical doctors natin para walang effect doon sa kwan, sa investigation kaya sila naka-preventive suspension. Pero kagaya na nasabi ni Sir kanina, talagang it can go worse if it is really an upcasing case. So talagang grabe ang mangyayari sa staff din natin. Last one question, overtime tayo. Yes, yes, Doc. Kung sakaling totoo po ito, ano po yung mangyayari sa tatlong doctors? Yeah, kagaya na nasabi ng ating Dr. Gobernador, if you were around earlier, it can go to suspension, removal, and even to face the cancellation of the cancellation of licenses, and even imprisonment for that matter. Yeah, this is the first time. Although a lot of parang sa COBA ba na merong audit observation memo that we answer every now and then. We do a lot also from the PhilHealth, but you have to justify. Kaya nga kagaya sabi ko eh, I hope it's like what I have seen initially. Kasi siyempre, may dalawang parallel investigation na ngayon. Pero yun nga nakita ko initially, na I only hope, yun din siguro ang hope ng ating buting gobernador, na ganun lang. It's not that there was really a very wrong doing, which is upcasing. Kasi it happens every now and then. Like ito ngayon, may nakasabay yan na two other hospitals. Mm-hmm. They were questioned. They justified. Okay na. Okay. So, it happens that way. Ayan. So, overtime po tayo mga kaibigan sa ating programang Pagdinamagan, Kapehan sa Kapitolyo. At ito po, Doc, no, parting statement, parting message po para sa ating mga taga-subaybay sa ating programa through social media. Yes. So, bali narinig nyo po yung gagawin natin na kwan, na Biggest Loser. So gamitin natin 'yon na pang-alay ng konti yung fear natin sa mga parang kinakatukutan natin na rabies, dengue, JE, when in fact less than 10 po ang namamatay diyan or less than 5 for that matter. Samantalang itong sa Biggest Loser eh, pag nagawa natin ito, thousands po ang ating nakuhan dito parang na prevent. Now, I will take this opportunity dahil syempre this sa ating mga hospitals. Although I have already written a stern warning with documents on air, gusto kong ulitin yung palaging sinasabi ni Bob. Nasabi na naman niya kanina na before this thing happened, palaging nagwa-warning na this is the best earner for the government. So itong mga chief of hospitals natin, just follow proper procedures and protocols and I think nothing will go wrong. So maraming salamat po sa ating lahat. Hanggang sa muli pong pagtatanghal ng ating programang Pagdinamagan, Kapehan sa Kapitolyo. At sa susunod pong Lunes ay itatampok din po natin ang iba't iba pang mga guests, no, department heads or sino man pong mga maimbitahan po natin dito sa ating programa. Mga kaibigan, kasama of course ang ating mga kasamahan sa media, print, broadcast and the TV. Ako po ang inyong lingkod, Ida B. Cabautan, at nakasama po natin si Dr. Carlos D. Cortina III, ang ating pong Provincial Health Officer. Maraming salamat. God bless you all.
Thank you.